Hello po. Doon naman po tayo. Si Atty. Tam na naman po. Bagong kaalaman, ha? Ang pag-uusapan natin ngayon about subpoena. Subpoena or subpoena. Okay, nakareceive na ba kayo niyan? Parang ano yan? Imbitasyon. Ha? O, yun nga lang, hindi ka matutuwa sa imbitasyon na to. Kasi, ano daw eh, marami daw kinakabahan. O, pagka nakareceive ng subpoena, either galing sa korte or sa fiskal. So, sabi ng professor ko noon, si Dean Tranquil Salvador, sabi niya, subpoena. Okay? Hindi subpoena. Hindi ba sinasabi? Subpoena. Wala nang B. Subpoena. Pwedeng subpoena, pwede rin subpoena, wag lang subpoena. Okay? Okay. So, yun. Nasa, ano siya? Nasa rule 21. Ng rules of court. Pero huwag nyo naisipin yan. Dagdag kaalaman lang. Nasa rule 21 siya ng rules of court. So yun, sinasabi doon, basically, pagka nakatanggap ka ng subpoena, ano lang yan? Invitation yan. Iniimbitahan ka. Ha? Hindi nga lang sa kasal o sa binyag. Ano kasi, karamihan, yung stereotype, nalaman nila na meron silang supina, may pinadala sa ano nila, may pinadala sa bahay nila. Parang shit! Parang ganun agad, napapa-English. I have a criminal case! Natatarantang ko ito, napapa-English. Pero hindi po. Hindi po porkit may supina ka, nakareceive ka ng supina, eh may criminal case ka. Hindi po ganun yun. Oh, pero hindi nga lang siya kasi talaga kaaya-ayang imbitasyon. Oh, di ba? Pero hindi naman po talaga sinasabing may criminal case ka na kagad. Hindi po, papaliwanag ko po sa inyo. Iba kasi pagka naka-receive ng subpoena, ano na eh. Parang, yun na, gugulat ang agad eh. Parang, ano to? Buhena! Napapamura pag naka-receive ng subpoena. Hindi, ganun lang yan. Wala ka naman tayong, ano eh, wala naman tayong kailangang ikaba. Agad-agad. Agad-agad. Tsaka ka nakakabahan pagka nalaman mo na kung ano yun. Una, ganito, ano? Ang itsura ng subpoena, baka hindi nyo, ano ha, baka hindi nyo pa alam nung iba. Isang, madalas yan ha, one page lang yan. Isang page lang. One page lang. Tapos nakalagay naman, malaking-malaking naman yun, nakalagay doon. SUB, subpoena. O, subpoena, may kita, ang laki nun, nasa taas. O, ngayon, kung sino yung nag-iimbita sa'yo, nakalagay yun sa mas upper part. Ha? Nakalagay doon, kung halimbawa, galing yan ng prosecutor's office, o ng korte, o yan. Kung anong korte, nakalagay naman na yun doon. O, kung anong prosecutor's office, kung sa Quezon City ba, kung sa Manila, nakalagay yan doon. Tapos, sa may bandang gitna, nakalagay doon yung oras ng imbitasyon mo. Kunwari, pumunta ka ng December 15. O, anong araw ba yan kunyari? O, December 15 ng alas 9 ng umaga, 9 o'clock, nakalagay doon, time. Room, minsan nakalagay pa yung room dyan. Andun yun, yan ang itsura ng subpoena. O, tapos, kung sino yung nag-iimbita sa'yo na officer, nakapirma yun doon sa baba. Ayan ha, para na-imagine nyo lang kung ano yung itsura. Hindi pa nakalagay doon kung tungkol saan yun. Pero, definitely, nakalagay doon kung sino yung nag-iimbita sa'yo, at saka yung oras, at saka kung saan. Yan ang itsura, yan ang description ng subpoena. Hindi naman nakalagay doon kagad na may kaso kang rape. hindi ganun yun. Basta't ang ano lang doon, iniimbitahan ka. Either meron kang kailangang ipaliwanag, or meron kailangan ng statement mo, meron kang kailangan daling dokumento, yon. Basta nakalagay yun doon. Kung pinapadala sa'yo, dokumento, nakadescribe yun doon. Dali mo tong dokumentong to, tong ganyan. Nakadescribe yun doon kung ano yung purpose. Okay? Ganun lang yan. Basic lang yan. Madalas, one page lang yan. Alright? Okay. So, may dalawang klase ng subpoena. May dalawang klase yan. Yung una, yung tinatawag na subpoena ad testificandum. Wah, kakaiba no? Kakaiba. Subpoena ad testificandum. Wah. Ano yun? Ano yung ad testificandum na yan? Ako noon, ang ano ko noon, ang palatandaan ko na lang noon, testify. Okay, so, pagka meron kang subpoena ad testificandum, ibig sabihin, iniimbitahan ka na umattend dito, kunwari, sa korte or sa prosecutor's office. O, di ba? Marami. Mamaya, explain ko kung ano yung mga maaaring mag-invite sa'yo, magpadala ng subpoena. Yun muna, yung mga basic lang. Dahil, iniimbitahan ka dahil meron kang kailangang
kailangan ng testimonya mo. Okay? O, kailangan ng statement mo. Testificandum, testify. So, ibig sabihin, kailangan yung testimonya mo sa mga bagay na maaring may nalalaman ka. Basically, ganun lang yun. Okay? Ad testificandum. Tapos yung pangalawa, supina duces tecum. Ang paratanda ko dyan, dus documents. Duces documents. Ibig sabihin, pinapatawag ka, iniimbitahan ka na dalhin mo itong mga dokumentong to. Kunyari, yung birth certificate ni ganyan, o yung titulo ni ganyan. Madalas ganoon, mga libro ng korporasyon, madalas ganyan. Ito, kung hindi man kayo nakaka-experience sa korte, sa TV, nakikita nyo, pag sa Senate, sa mga senado, di ba, yung binabanggit na madalas ng mga senador. Supina, duces tecum, ad testificandum, pinapaliwanag naman yan doon. Naririnig nyo naman siguro yan pagka yung may nanonood kayo ng balita, di ba, pagka yung may mga investigasyon sa Senate. So, ibig sabihin, no, ng senado, nagpapadala din. Kung ang korte, nagpapadala ng supina, kung ang piskal, nagpapadala ng supina. Di lalo na yung Senate, di ba, pagka yung may mga sa TV, yung talagang giginigisa ng mga senador. Yan. Pagka testificandum, yun, ibig sabihin, kinukuha na sila ng statement. Pero wala naman silang kaso. Di ba, yun, yung sa Senate, di ba, may mga matataas na opisyalis doon, di ba, minsan ginigisa, pinapagalita ng mga ano. Pero wala naman silang mga case. Yun nga lang, on live TV, na medyo, yun nga, na medyo nadidikdik ka na, papahiya ka. Yun ang, ano, yun ang medyo mabigat doon. Pero wala naman kaso, di ba? So, yun ang dalawang klase ng supina. Testificandum, magte-testify ka, yan, madalas nakikita nyo yan sa TV, sa Senate, tapos yung duces tecum, pinagdadala ka ng dokumento, na maaaring ikaw yung nagtatago, di ba, na maaaring ikaw yung mayari, ganun. Yan, yun yung dalawang klase ng supina. Attorney, sino ang mga nagpapadala ng supina? Kayino kami maaaring makareceive ng supina? Ayan, doon muna tayo sa pinaka-basic. Madalas yan, On a daily basis. Yung mga subpoena na manggagaling sa prosecutor's office, sa mga fiscal. Ayan, madalas yan. Ito, no? Yung complainant, makaka-receive ka rin ng subpoena. Bakit? Kasi syempre, kumari, nag-file ka ng complaint, marireceive mo yung subpoena, yung schedule lang, andun yung schedule lang hearing niyo kung saan yung respondent, yung dinimanda, magfa-file siya ng counter affidavit. So ibig sabihin, kumare si Pedro, nag-file siya ng complaint against kay Juan. Pareho silang makaka-receive, susumpina sila ng piskal, si Pedro at si Juan. Both pareho sila makaka-receive ng sumpina na sinasabi doon. Mag-attend kayo ng hearing, ha, sa December 15. Kunyari lang, in-example ko lang, December 15 at 2 o'clock PM. Room ganyan. Ayun, yung room 100, kunyari lang, room 100. Sabay silang pupunta doon. Sabay, yung normal, nung wala pang pandemic, yun, minsan, mag-a-attend sila, doon sila, magkikita sila doon. Hi! Kanwari, ganun. Kanwari, ang kaso nila, physical injury, so, nag-away sila, mag-aaral sila doon. Pero minsan naman, nagpapapunta na lang ng abogado yung complainant kasi ayoko ba yun. Madalas na experience ko, attorney, ayoko makita pag bumukha niyan. Hindi yung pupunta, abogado na lang ang pupunta. Tapos yung respondent, pupunta din. Ito, may iba-ibang klase yung sistema sa mga cities. Bibigyan ko lang kayo ng dagdag kaalaman. Yung talagang kabisado ko sa Quezon City. Okay, dahil lagi ako nasa Quezon City. Sa Quezon City, pagka ang isang respondent naka-receive ng subpoena lang yun, papel. Yung subpoena lang, one page lang, subpoena, iniimbitahan ka. Okay? Punta ka ng December 15, alas 2 ng hapon, kunyari lang, nabibigay lang ako ng example ng oras suddenly. Tapos, pagdating ng respondent sa harapan ni Fiscal, kunwari, December 15 na, alas 2, so, tinawag yung kaso, Pedro versus Juan. Mapapasok sila, ilalapit sila yung kay Fiscal. Pagdating, ito sa Quezon City to, pagdating nila, paglapit ni nung respondent, kuwari si Juan yung dinimanda, siya yung respondent, hindi pa siya accused, ha? Hindi pa siya akusado kasi wala pa sa korte yan, nasa piskal pa lang. Okay? Paglapit nung respondent kay piskal sa Quezon City, saka pa lang sa kanya ibibigay yung complaint. Ayan, ha? Sa Quezon City yan. Sagutin mo yan, bibigyan kita ng iba-iba yung mga fiscal, iba-iba, walang eksakto yan. Marami nagtatanong sa akin, attorney, kailan ba kailangan magsubmit ng counter affidavit? Walang eksakto, iba-iba, depende sa mapag-uusapan ninyo. So, ito, sasabihin ni fiscal,
sagutin mo yan, ha? Ito complaint. Wala ka pang kopya ng complaint. Ito complaint, sagutin mo. Bibigyan kita ng may mga isang linggo, may dalawang linggo. Oh, yung iba nakikiusap. Fiscal, habaan natin ng konti. Maghahanap ako ng abogado. O, kaya mga ganyan ang nangyayari. So, dun pa lang. Sa unang hearing, dun pa lang makaka-receive ng complaint. Oh, yan ang sistema dun sa Quezon City. Oh, dun pa, sa unang hearing pagkatin, bibigyan siya ng complaint. Tapos sasabihin ni Fiscal, sagutin mo yan, bibigyan kita ng dalawang linggo, tatlong linggo, bahala na, depende kung anong pag-usapan. Alright? Pero sa, ito, sa Makati, okay, sa Makati, at saka, mga sigurado ako, kasi na-experience ko na, Makati at saka Mandaluyong, okay? Makaka-receive ka na mismo sa bahay ninyo. Oh, sa bahay ninyo, pagtanggap mo ng supina, naka-attach na rin yung complaint. Ando na yung complaint, tapos nakalagay doon, kailan? Pagdating mo ng December 15 at 2 PM, may dala ka ng counter affidavit. Oh, ayan ha. Oh, iba-iba ang mga city, iba kaya walang eksakto. Yung iba nagtatanong, attorney, kailan ba kami sasagot? Kailan nung hearing? Oh, abangan ninyo yung subpoena. Oh, di ba? Tapos kailan kami sasagot ng counter affidavit? Depende 'yan. Oh, pag nasa Quezon City ka, eh tsaka ka pa lang bibigyan ng complaint pagdating mo sa unang hearing. Pero yung nga yung mga sa ibang na-experience ko, Makati, Mandaluyong, yan sigurado ako diyan. Pagdating ng subpoena, nakakabit na ron yung ano, complaint. So kailangan bago mag yung scheduled hearing, maghanap ka na ng abogado para maano ka agad. Mag-draft ka agad yung counter affidavit mo kasi sinasabi nung kailangan pag-attend mo doon sa hearing kung kailan yung sinumpina ka, di ba? O kumare, yun nga December 15 at 2 PM, dapat dala mo na yung ano mo, yung counter affidavit mo. Oh, yan sa iba, sa Mandaluyong tsaka sa Makati. Yun yung na-experience ko ganun. Ha, oh, iba-iba ang sistema, iba-iba yung city. Okay, ayan, dagdag kaalaman lang yan. Okay, sino pa pwede magpadala ng subpina? Siyempre, korte. O, korte, subpina ka ng korte, iniimbitahan ka na mag-testify ka or magdala ng dokumento. Okay, sa ombudsman, office of the ombudsman, yan, nag-ano rin sila. Parang pareho lang din yung sa prosecutor's office. Ganun din, halos, sasagot din yung respondent na magpa-file din siya, kailangan niya mag-file ng counter affidavit. Pero sa ombudsman yata, instead na subpoena, order. O, patadala ka ng order na kailangan mag-file ka ng counter affidavit. Attorney, ano pinagkaiba no? Ano yung pinagkaiba ng bakit may ombudsman pa tapos bakit may fiscal pa? Okay? O, ito lang. Basic lang yung basic para magkaroon lang kayo ng dagdag kaalaman. So, ombudsman, ang mga nadedemanda dyan, ang mga sinasampahan ng complaint dyan, tsaka magpa-file ng complaint kapag ang dinidemanda ay mga elective or appointive. Elective or appointive public officials, public officers. Oh, mga nasa ano, na mga nasa pwesto, mga nasa government. Oh. Ngayon, pagka umakyat ang kaso, hindi sa korte. Sa Sandigan Bayan, hindi 'yung sa regular RTC, Regional Trial Court, o kaya 'yung Metropolitan Trial Court, hindi doon. Sa Sandigan Bayan. O yan, para maintindihan niyo kasi baka hindi niyo pa alam 'yung ano ng Sandigan Bayan. Bakit may Sandigan Bayan? Yan, ang mga nakakasuhan diyan, 'di ba? Nakikita niyo naman sa TV 'yung mga senador, 'di ba? 'Yung mga may kaso ng mga anti-crap. Sa Sandigan sila Sandigan Bayan sila nag-hearing. Oh, 'di ba? Pero pag 'yung mga ordinaryong tayo, 'yung mga normal na ordinaryong tao, nadedemanda tayo sa prosecutor's office. O pag umakyat 'yung kaso sa mga RTC o mga MTC, yan 'yun ang pinagkaiba. So pagka sinampa sa ombudsman, ibig sabihin ang nakademanda ron public officers. Tapos pag umakyat, akyat yung kaso nila sa Sandigan Bayan. Alright? So itong huling-huli, i-explain ko sa inyo, ito, mahalaga to. Kaya makinig kayo, hanggang dulo, may bibigay akong tip sa inyo. Pinaka, syempre medyo nakakatakot talaga pagka nakareceive ka ng subpoena sa NBI. Nga, NBI na yan eh, National Bureau of Investigation. O, diba? Sa US, FBI. O, sa atin, NBI. I'm NBI, bro! Diba? Nakatakot, parang ano. Chris Tucker. NBI. Ganun din. Yung subpoena, pareho din. O, one page din, nakalagay doon yung oras, ganyan-ganyan. Saan? Anong room? Diba? Anong araw? Ganyan. Ito lang, ang problema kasi sa NBI, pagka inimbitahan ka doon, ibig sabihin, ang involved na kaso, mabigat. Mabigat. Like, mga, ano na, yung mga human trafficking. Ayan. Ano ba yung human trafficking? Di ba, yung sa mga highway, yung mga nagtatraffic? Hindi yun. Ano nyo na lang, in-research nyo na, ayoko nang explain ko ng human trafficking. Basta, human trafficking yan, mabigat na kaso yan. Tapos,
yung mga crimes na gawa ng isang tao against, kumare, sa presidente natin. Yan. O, sa vice president. Sa senate president. O, sa speaker. Yan, yung mga ganyan. Pagka yung mga crime ginawa mo against dyan sa mga yan, yung mga matataas na katungkulan na yan, NBI ang hahanap sa'yo. Yan, ha? Mga cybercrime. Kasi, andyan din yung mga, ano, yung mga cyber sex. Yan, yan. Kasama yan sa mga human trafficking yan. Ayoko na explain yan. Ayoko yung mga kaso na yan. Pag naka-receive kayo, ito na. Bago ko tapusin tong vlog natin about sa subpoena. So, bibigyan ko kayo ng tip. Pagka naka-receive kayo ng subpoena galing sa NBI, so, ito, hindi lahat alam to. Okay, hindi lahat alam to. Ganito ang gagawin nyo. Ito, with my authority, with my brilliant mind, sa experience kong ito, sa akin nyo lang maririnig to, ha? Sa akin nyo lang maririnig to. Pagka naka-receive kayo ng subpoena, NBI ang nagpadala sa inyo. Okay? So, ang discarding gagawin niyo dyan is, pagkahalimbawa ang invitasyon sa ganitong araw, kumari, December 15, oh, sinabi alas 2, ang gagawin niyo dyan, ganito, puntahan nyo. Maaga pa lang, baka matraffic kayo. Alas 12 pa lang, magabang na kayo sa top sa NBI. Kung ayaw nyong halugugin kayo sa bayo, NBI to! Walang papalag, ha? NBI to! Okay. So, I hope po may natutunan kayo about sa subpoena. Yan lang ang subpoena, ha? O, hindi, ito, ha? Hindi po porkit may subpoena, may kaso na. O, hindi lahat ng nasusubpoena, may kaso. Yan naman, subpoena para lang sumagot sa reklamo sa'yo, sa complaint. O, yan. Pag sa mga prosecutor. O, hindi porkit, minsan naman, yun nga, sa korte, pinagtetestigo ka lang o may pinadadala lang sa'yo yung dokumento. So, not necessarily may kaso ka. So, pinaka-the best dyan, atinan mo, puntahan mo para malaman mo kung ano. Huwag mong, ayoko yan, ayoko puntahan yan, ayoko, tataguan ko yan. Wala akong alam dyan. Paano ko walang alam? Hindi mo pa nga alam kung ano yun eh. Kasi hindi naman madalas nakalagay kung anong i-discuss dun eh. Diba? So, pinaka-the best pagka inimbitahan ka ng fiscal, korte, ombudsman, lalo na Senado, NBI, yan ha. So, puntahan nyo na lang. Kasi, mas mabuti nang masabi ninyo yung katotohanan kaysa tataguan nyo. Kasi parang, diba, there's something wrong kung ayaw mo, kung tinataguan mo, kung ayaw mo puntahan. Alright? So, I hope meron kayong natutunan, ha? Subpoena. Mag-ingat po lagi. Salamat sa pakikinig. And, pag-gabi na. So, God bless po. Ciao!